Hello mga Coca Locas ko, welcome back to my channel. So, as you know, lahat ng mga videos ko is all about fun, right? So, right now, gagawin ko is, alam niyo yung no brief challenge? Actually, right now, ginagawa ko siya. Wala akong suot na brief. Amo, sasabihin ko sa inyo. So, supposedly, hindi ko sana ipapakita to sa inyong mga kaukalokas ko, lalo na sa closest friends ko, most especially sa family and relatives ko. Pero we'll see the result. Hopefully, okay yung result niya. It's about my health condition, mga kaukalokas ko. Dadaan po tayo sa time na napaka-stressful ng buhay. Tapos, ngayon medyo kinakabahan ako kasi bukas, we'll go to the doctor's office. Tapos, titignan ko kung ano yung condition ko, mga kaukalokas ko. Sinasabi ko ngayon na hindi ako nagbe-brief kasi medyo masakit siya kapag naka-brief and naka-short. So, ginawa ko, mga kaukalokas ko, with my videographer, Bessie. Ayan, malinaw po ba, Bessie? Mm-hmm. So, hindi po ako naka-brief ngayon. As you can see, tinubuan ako ng rashes sa right leg ko, which is very weird kasi sa left naman wala. Pero sa right leg ko, mga kaukalokas ko, sobrang dami. Hindi siya masakit, pero mahapdi siya kapag nadadaplisan ng damit or shorts. Tapos ipapakita ko po sa inyo, hindi ako naka-brief so tatakpan ko siya. Tingnan nyo po, para siyang nagtutubig or whatsoever, hindi talaga siya maganda panoorin or tingnan. Pasensya na po sa mga kumakain dyan. Kung ano man po ito, sana maging okay lang sana, I mean magamot siya or whatsoever. Sana may ititake lang na gamot na irereseta si doktor tapos iinumin ko na lang. Sana ganun lang po mga kaukalokas ko. But still, I have to continue life, right? I just have to be positive na magiging okay lang ang lahat. Kasi yun lang naman yung importante, diba? Keep the positivity in you and I hope everything will be okay. Like what I said, hindi ko sana ipapakita to sa public pero as a general information na lang din or baka makatulong din sa inyo, baka may kakilala kayo or kayo mismo na may ganito, malalaman nyo kung ano yung condition na to. And I will find out tomorrow kasi sasamahan ako ni Bessie, my best friend, iba na itsura, and my partner. So magdadrive ako papunta ang doctor's office. Supposedly today, we planned na magja-jogging kami pero hindi po siya natuloy. Unfortunately, kasi nga, due to this condition. So, no brief challenge to. Ito yung legit na no brief challenge. Kasi required. Hindi ako nag-no brief challenge kasi gusto ko lang. Please pray for me. I hope everything will be okay. You will find out at the end of this video kung ano po ba talaga to. Kung communicable ba siya or whatnot. Basta, you will find out. And hopefully, madaming na akong nalalagpasang challenges sa health ko. Meron na akong dalawang operations. And hopefully this time, malalagpasan ko rin po siya. So, time check mga kaukalokas ko, it's past 12 a.m. in the morning. 12 a.m. in the morning! So, the advice that I got from the doctor when we first went to the doctor's office for an appointment was to do fasting. Supposedly, I need to go back like a day after that appointment because that time, I guess it was Wednesday last week, the following day, Thursday, I was supposed to go back to their office for another appointment or for some lab works. Unfortunately, hindi ko po siya na-perform kasi at that time, wala pa siyang rashes. And since panggabi ako, hindi ko naisipan na bumalik the next day kasi that's my rest day or rest period. Until such time na nangyari siya like Friday or Saturday na bigla nang dumami yung rashes, doon na po ako na-alarm. And supposedly, gustuhin ko man na pumunta sa doctor's office the next day, Sunday, which is today. Hindi ko rin po nagawa kasi meron akong meeting supposedly, pero hindi naman natuloy. So bukas na bukas pa talaga gagawin ko na siya. Kasi it's very alarming and na-alarm ako. Hindi pa alam ng relatives ko and my
parents, yung sister ko lang sinabihan ko sila ya. So, again, nagpa-fasting na po ako ngayon, 12 a.m. Wala na pong intake ng either food or water. And that's gonna be for 8 hours. By the time na I'll go to my doctor's office for some appointment, doon na nila ako kukunin ng blood sample or blood para gagamitin nila for my lab works. Tapos doon nila makikita kung ano ba talaga yung condition ko or health condition. We love you, Bessie. Thank you so much, Bessie. Aww. And continue on praying for me. Yes. And I hope everything will be okay. Truths. And by the way, your partner, Renren, was watching earlier. Yeah, he was watching. And my dogs, my doggies. Mm-hmm. So how are you feeling now, generally speaking? Like, ano yun, range by scale? The pain scale, right? The last time you asked me, I said it was like 5. Tolerable naman siya mga kaukalokas ko. Kaso lang, nung wala pa akong rashes, medyo mahapdi na siya hawakan. Like, konting touch lang ng cloth, hindi siya komportable. Nangangalay yung legs ko, itong right lang naman. Before, right leg lang. Nangangalay pa rin siya ngayon, mahirap maglakad. Kaya, meron akong walking stick to support me while walking. Tapos, this past few days or nung weekend yet or Friday, dun na simulang lumabas yung rashes. Tapos hindi pa siya ganun na nagtutubig. So yung pain ko na nararamdaman ngayon is doble. Like nangangalay yung legs ko. Plus, meron akong kulani. Kasi nga may parang ano, may diba, pain. May rashes. Alam niyo mga kaukalokas, kung nangyari to right after or the day after na naglinis ako dito sa station. Ayoko yan. Nalala ko, Bessie, right? When I found a bubuit. Yung mga bubuit, yung mga maliliit na bubuit. Inaapakan ko sila mga kaukalokas ko using my right leg. Kasi sobrang dami na nila. And the reaction I had was to eliminate them. And finish ko po sila sa toilet. Just to, you know, decrease the number of their population. Hindi ko rin naman sila mapalabas sa bahay. So, yun na lang yung ginawa ko. So, parang iniisip mo, Carmen. Or napalakas siguro yung napak of the time. Kaya siya manhid the following day. Tapos, yung rashes, I'm not sure if it's secondary. Kung saan galing. Hindi ko talaga alam. Sinearch ko sa Google, pero madaming similarities ng signs and symptoms na nararamdaman ko. I'm a nurse, pero nakalimutan ko na po yun lahat. And mahirap mag-search or mag-research lang over the internet without your doctor's, you know, diagnosis or whatsoever. So yun yung mangyayari bukas. I'm hoping for the best, not just the better, but and for the best. Continue praying and continue being positive. And continue watching. And continue watching. So, hindi pa ako nakapag-subscribe. Yeah. Pa-commercialize ka. Click on the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa sakit-sakit ko. Hindi naman. And one of the things naman na I have observed about my blessings, hindi ko alam na gano'n na pala kalala yung nararamdaman mo. One of the things I am so happy about you is you're able to handle it professionally kasama mo sa loob ng bahay mo. But I was able to see kung paano mo i-handle yung ganito mga sitwasyon. Ngayon ko lang nalaman na ganun na pala yung range ng sakit, ganun pala pinagdagaanan mo. But I can still see the smile on your face. And you always stay happy. We're here for you. Thank you. Yeah.